going on, guys? Angelo Carlo Pacho back with another vlog. At sa vlog na to, pag-uusapan natin kung bakit naglalagay ng fenders sa MTB 4 kasi marami nagtatanong na to bakit ako naglagay. So, yun na. Intro na natin. 3, 2, 1, go! So, ayun guys. Focus! Ay, madumi. Ulit. So, ayun guys, ano, bakit kami naglalagay ng fenders sa MTB? So, kung nakita nyo yung MTB ko, may fenders sa harap, pero sa likod, wala. Kasi mahal, video ko lang. Kasi, sa harap lang yung kailangan ko talaga lagay ng fender. Unang rason, kasi, kapag umuulan, ayaw ko mabasa yung mukha ko kapag nagbabay. So, let's get the picture. So, ayun, tapos na yun. Tapos, isa lang sa rason yun kasi kapag nagbabay kang umuulan, yung gulong sa harap, mahala, binabasa yung mukha mo. So, mahirap magbike. So, next naman na dapat gawin ay kung bakit naglagay ako ng fender sa MTB fork ko. MTB fork, guys, ha? Ay para maprotektahan yung headset. Kasi kung nakita nyo yung fork niya, may bulas sa ilalim. So, pwede pumasok yung tubig doon, sarayin yung bearings or mawala ng grasa kasi nung wala pang fender yon, ano siya, may parang yung grasa naging matubig. So, bakit yon? Para sa mga bearing, syempre baka masira. So, ayun. Tapos next naman, kung bakit ako naglagay ng fender sa MTB fork ay para kapag nagtitrail. Kasi, eto guys ha, yung sa lahat ng mga nagtrail, tapos medyo babasa yung trail, yung putek, ano siya, kumbaga parang pupunta siya sa fork mo, yung stanchions mo madudumi. So, kapag nag-play, pumapasok yung WR na gagawin sa stanchions mo. So, ganito yung itsura niya kapag nabasa ng, tawag ba doon? Nang babasa yung trail, tapos ganito yung itsura niya. So, yun, nakita nyo na. Next naman, bakit ako naglagay ng fender? Ano guys, forma yung tignan eh. Di mo magkita ang ganda tignan kapag may fender. Kasi makikita nyo may fork, parang plain lang kapag tinitignan. Pero kahit budget fork, napapaganda ng fender guys. Kakagandang itsura. Basta sa harap, budget ako doon. Sa likod, medyo 50-50 ako kasi yung sa likod, may use din para hindi mabasa yung likod, eh, parang yun lang. So, okay lang sa akin basa yung likod, basta dyan sa harap, huwag kasi para makita ko. Next, para sa mga nakapag-bike na sa may parang mabuhangin, alam nyo yan? Sa mga ganun, mabuhangin na lugar. So, tendency yung gulong sa harap, iyan sa mukha mo yung buhangin kapag medyo mabilis, tapos yung gulong sa harap gaganon niya sa mukha mo yung buhangin. So yun din sa mong use ng fender para hindi mabuling dahil doon kahit may shades ka kasi sa ilalim sa nakakapasok. So yun din. So yun lang guys, mabilis lang itong explanation na to kasi gusto ko short videos lang para may interest pa kayo. Dadyo ko lang. Kasi, mas maganda kong short videos para yung kung may ginagawa kayo ba o nagkaklase, tapos meron kayong ilang minute gap lang, mapanood yung mga videos ko. So, yun guys, sana nagustuhan yung video na to. Like, comment, and subscribe. So, yung movie baka laman, baka gusto nyo ka-sponsoran na kahit talo, kahit frame lang ng RV. So, yun lang guys, sabat sa pagbubura out. So, yun lang guys, kita-kita yun sa susunod na vlog. So, yung next vlog natin, benefits ng clits. So, marami rin nagtatanong sa akin nun, and ano siya, yung topic na to, sobrang controversial ngayon kasi marami nang gusto mag-clits. Ako personally, yung dalawang bike ko, hindi na-clits. Yung isa, yung RV na-clits, bakit ako na-clits sa RV, and sa MTB, bakit ako na-flat pedals. So, tatalakayin natin lahat yon. So, yun, medyo mahaba-haba siya. So, kita-kita tayo sa next vlog, guys. So,
ngayon ang oras natin, 12:30 or baka medyo malate. Hindi. Kasi baka on time tayo nun kasi wala pa sa bukas. Ngayon baka malate kasi may klase ng hapon tapos bibili pa ako ng gulong ko. So yun guys, kita-kita tayo sa next vlog. Yun lang. Peace!